Morning, mga ka-double! Welcome back to our channel. So, medyo nakakalungkot nga yung sitwasyon natin ngayon dahil ang Molino 3 ay naka-total lockdown na po tayo. So, we heal as one, kaya naka-total lockdown yung Molino 3. So, hindi po lahat ng area ng Bacoor City ay naka-total lockdown. Kami lang po sa Molino 3. So, pag sinabi natin total lockdown, hindi na po talaga kami pwedeng lumabas. So, dito lang po kami sa bahay. Pero, meron naman po kaming nakuhang relief kahapon. Binigyan po kami ng 5 kilong bigas and binigyan din po kami ng 1 buong chicken. So, malaking tulong na rin po yon. At least, di ba, may ibinigay sa atin ang Municipality of Bacoor. Ayan, luto na ang ating sinigang. Mukhang na-overcook yung gulay. And, ito na yung dulong na ginawa ko kanina. Pinarito ko kanina. So, lunch na tayo, guys. So, ito yung lunch namin ngayon. So, ayan yung dulong, yan yung sinigang. Meron akong ginawang sausawan. May kanin at may prutas kami ngayon. So, ayan, orange sa akin. Kay Del, mangga. Kasi may bunga-bungang araw ako, kaya hindi ako makakain muna ng mangga. So, tara, kain na tayo. By the way, ito yung ano, oh, yung bigas. Kita nyo pa ba ako? Yung bigas nga pala namin, ginagawa namin doon, yung relief yan, hinahalo namin doon sa dati namin bigas para mapakinabangan and nilalagyan namin ng pandan kasi meron kaming tanim na pandan dito. Ayun, masarap naman. So, pwede natin gawin yon para hindi masayang yung bigas. Kasi kung unahin pa rin natin yung dati natin bigas, baka mamaya din natin namamalay, nasisira na rin yung relief na bigas sa atin. So, ginagawa ko, hinahalo-halo na. Tapos nilalagyan ng pandan. Hindi mo yun alam, no? Kasi, rich kid ka kasi. Natatawa ko doon sa Facebook. Mga ganong linyahan eh, no? Hindi mo yun alam, rich kid ka kasi. Ay, naku. So, kain na tayo. Ako pa lang nandito kasi si Del ay naliligo. Pero patapos na siya. Ayan, palabas na siya ng CR. Pero dahil gutom na ako, hindi na ako makapaghintay. Magsisimula na akong kumain. Kain na rin kayo. Makakatapos lang namin kumain. Tambay muna tayo sa labas. At alas 12 na, napakainit na po yan dito sa loob ng bahay. So, kailangan namin magpahangin sa labas. Sipag mo. Mainit pa. Mainit sa loob. Diyan na sila nakapwesto. Itong space nila dito, ginawa namin tambayan. Para makalanghap kami ng hangin. Ayan, dito yung hangin. Kami muna pumwesto dito. Tutut! Naiinitan na rin talaga sila, oh. Saan ligo ko? Ha? Saan na maligo? Basta huwag mo lang munang baka sa inyong ulo. Kasi magpapag-ag yan. Shampoo na tayo! Shampoo! Pasimple yan si Kit Kat. Oo, tinan mo, nakikiagaw siya, oh. Nilalagyan niya yung kanya para maging legal. Di ba? Nilalagyan niya. Tingka lahat, kasi yan sila dyan ang pagkain, eh. Tapos hindi nila kinakain yung kanilang side. Yung hindi kanila, hindi nila yung kakainin. Pero mautak talaga ito si Kit Kat, eh. Nandito tayo sa loob para mas ma-explain ko sa inyo kung paano namin tinitreat yung garapata ng aming mga aso in a regular days or months and dun sa mga season or month na grabe talaga yung garapata ng mga aso.
So, sa mga regular na buwan lang, yung hindi masyado uso yung mga garapata, so, ito yung shampoo na binili namin, ginagamit namin. Sa Lazada lang po yan. 200 plus lang to din, no? Yeah. 200 plus lang. And don't expect na sobrang bango siya. Hindi siya ganun kabango. Pero, wala. Okay lang naman. Ginamit na namin kasi tipid din siya. Pero kung may extrang pera, meron kaming paboritong brand na yun talaga yung ginagamit namin. Ika-flash ko na lang dyan. Pero, ito, pwede na to sa mga regular na buwan na wala namang usong garapata. And, pero... twice a month, gumagawa ko ng isang solution na nilagay ko sa ganito. Yung dishwashing liquid plus baking soda plus vinegar. Meron akong vlog tungkol dyan. Yun. So, twice a month, yun ang sinashampoo nila. Hindi ko lang siya laging sinashampoo kasi medyo maamoy po yun at mainit yun sa katawan ng aso. Pero yun lang ay, yung mga simpleng isa or dalawa lang na dumadapo sa katawan nila, mabilis talagang mawala. And kapag naman yung mga buwan na parang dumadami na yung mga garapata. Gumagamit na kami nito kapag pagkatapos silang maligo, pagtuyo na yung kanilang katawan, yung balahibo, lalagyan mo na lang powder na ganito, yung sa bandang likod nila, lalo na sa bandang likod. Tapos nilalagyan ko rin ng powder yung paligid ng kulungan nila. Tapos yung sa may kanal, yung nilalabasan ng tubig doon kasi para makontrol. Pero, sa loob ng isang taon, may dalawang buwan dyan na sobrang matindi talaga ang garapata. Hindi kaya nito, hindi kaya ng ganito. So, ginagawa namin ay ito na yun. Gumagamit na kami nitong front line. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ito ina-apply. So, ito yung pag matindi na, hirap na makontrol ng mga garapata, kahit na lagi ka nag-a-apply nito, meron at meron pa rin natitira. So, ibig sabihin, nangingitlog na or may naiiwan ng itlog sa balat ng inyong aso. So, gagamit na tayo nitong front line. So, yun nga. Ang naman nito, isang box ay tatlo. Tapos, sa loob ng isang taon, dalawang beses ako nagpapatak. Yun nga, yung November, yung pagtag-ulan, basta tag-ulan yun, ang hirap kontrolin ng garapata. Kasi ang hirap din paliguan lagi ng mga aso kasi malamig. And pag summer, yan, sobrang daming garapata pag summer talaga. Ang hirap kontrolin. So ngayon nga ay magpapatak tayo ng front lines. Ready na silang dalawa. Yung powder, paki-ano naman. Dahil summer ngayon, mabilis kumalat ang garapata. So after mo maligo, lalagyan mo lang nito. Pero kung hindi pa rin effective, pwede ka nang maglagay nito. Front line. Yan, ipapatak mo lang yun dyan. Dito, sa bandang likod nila. Kunti lang kasi maliliit lang naman itong mga doggies. Ganito karami yung ano laman yan. Tapos, ito kasi ang isang ganito for 20... KitKat, ito lang. 20 to 40 kilograms na dog. Since maliliit naman sila. So, konti lang yung ilalagay ko. Kitty! Ilalagay dito. Ilalagay dito. Di ba tayo tapos? Ito. Kitty! KitKat! Hindi ka na. Liz! Hindi ka na. Ikaw na sunod. Hindi ka na. Ang nanong. KitKat! Dito na. Ikaw na sunod. Hindi ka na. Na kayong dalawa. Sit na. So, lagyan ko lang. Kunti lang. Yan. So, ganito lang yan. Dito tayo maglalagay sa may likod niya. Sa may laman. Ayan. Kunti lang. Kasi, ginagawa ko to sa kanila kapag ayan. Dapat naligo na. Tapos, kung hindi magawa ng paraan ito, pabalik-balik lang, ibig sabihin may mga itlog na yon, so kailangan na natin magpatak. Ayan. So, 5 days silang hindi maliligo. Next. Kitty. Ito na sa may soft skin. Ayan. Ayan lang. Para mawala yung mga itlog ng garapats. Okay na. Si Anyo natira ay dito ko pinatakay po. Ginupitan ko siya. Ginupitan na po po. Pugi ka po po. Ha? Bagong gupit yan. Oo, di ba? Bagong gupit.
Bagong gupit yan. Picture. Po, picture. 1, 2, 3. Sanay na sanay ka talaga. Ganda ba gupit mo? Natipos eh. Po, picture. 1, 2. Po, picture. 1. Po. 1, 2, 3. Bawal gumawala. 1, 2, 3. Maingit dun, oh. Naiingit dun, oh.